Hi, good afternoon, good morning, good evening, kung saan man kayo naroon sa mundong ito is sana lahat kayo ay nasa mabuting katatayuan, okay? So, ngayon po is break time ko po, break time ko po. Meron po akong break time din sa sarili ko habang gumagawa ako ng mga face mask. Dahil hindi naman po pwedeng tuloy-tuloy lang yung trabaho. So, ngayon po nagla-lunch ako. Ako po ay merong sliced tomatoes, leftover ng steak, sliced oranges, meron po akong toast bread at saka beef jerky. Yan na po ang aking lunch. At pinanonood ko po dito sa iPad yung mga bashers po ni Sir FLM. Talaga naman pong hindi talaga siya tinitigilan ng mga inggitero, inggitera, no? At talagang gusto siyang himay-himayin pati mga buto niya, no? At nakakalungkot po kasi bakit hindi nila tingnan yung kabutihan na ginagawa ng isang tao kaysa doon sa the other side of FLM na talagang hinahalungkat nila, talagang binubulat-lat talaga nila kung ano man yung buhay na noon ni Francis Leo Marcos. So, yun po ang hindi ko maintindihan kasi talaga naman pong napakabuti ng puso na ipinakikita niya sa karamihan sa atin dyan sa Pilipinas na mga nangangailangan na bukal po sa pagtulong at bukal sa puso niya ang pagtulong sa mga ito. At ito naman mayroon namang mga hindi ka nais-nais na mga personalidad na mga tao na talagang namumuhay yata yung inggit sa katawan nila eh. Yung palang dugo nila eh. Talagang inggit yung nananalaytay dyan eh. Kasi bakit hindi nila tingnan kung ano yung nagagawa ako? Ang tingin ko lang doon, ang tingin ko sa ginagawa ni Sir FLM is makatao, makatarungan, at talagang wala siyang hindi tutulungan. At gagawin niya ang lahat para makatulong sa kapwa, lalo na po doon sa mga nangangailangan ng tulong. Kaya nga po, medyo it is sad to think na ganyan ang iniisip nila, na ganyan ang ginagawa nila. Bakit na lang hindi na lang nila sabayan yung ginagawa ng tao? Alam nyo, kahit mahirap kayo, kahit mahirap sila, wala silang kakayanan or wala silang pera o wala silang maraming paraan po para tayo ay makatulong. Ako nga po, ito, pag kayo may mga deadline kasi akong kailangan i-meet, ang ginagawa ko po hanggang paggising ko sa umaga, nagigising ako mga 7:30, titingnan ko na kung ano yung mga nandoon na mga panibagong order na dumating at ila-line up ko na po lahat yun. Kasi at the back of my mind, ang iniisip ko is, oh, makakapagpadala na naman ako ng maitutulong ko doon, di ba? Yun ang nasa sa akin. Bakit hindi nila gawin yung kahit ang tulong is kahit ano, kahit ko konti lang yan, pag nakakatulong ka, napapasaya mo ang natutulungan mo. Ang sa akin is, wala pa nga sa kalingkingan o wala pa sa dulo ng kuko yung naitutulong ko sa mga naitulong ni Sir Francis. Kaya, bakit nila kailangan i-down yung tao dahil lang doon sa sila ay walang kakayahan tumulong? Hindi po ganun eh. Kasi, sabi ko nga, lahat naman tayo nakakatulong iba't ibang paraan nga lang po. At yung paraan ni Sir Francis is humongous. Napakalaki po ng kanyang kaluuban para kanyang ipamudmud ang kanyang mga
ang kayamanan. Pero sa yun na nga eh, kung mayaman ka at merong kakayahang tumulong, bakit hindi ka tumulong? Bakit hindi na lang, tingnan na lang natin yung sinasabi ni Lord na tumulong tayo sa kapwa natin. At saka, yung tulong mo naman na yan is darating yan, babalik sa'yo. Hindi man lang, hindi man yung natulungan mo ang magbabalik niyan, sigurado't sigurado babalik yan. Kaya, nakakalungkot pong isipin na itong mga taong ito is talagang yung mga bibig nila is grabe. Parang kilalang kilala nila yung tao na kanilang tinitira. Hindi naman nila kilala eh. Oo nga, sumulpot nga lang siya. Kasabay ng pagsulpot nitong COVID-19 na ito nga, tayo is naparila sa lahat tayo. Buong mundo is talagang nag-struggle kung paano mag-open ang business. At ito, sabay naman yung paglitaw ni FLM sa panahong ito. Kaya, sana po yung mga nagbabash na yan, pinananalangin ko na lang po sila na sana malinawan sila at hindi naman nila kailangang gumawa ng ikakasira ng isang tao bagkus ito ay actually ang ikinasisira nila. Kung sino man yung bumabatikos kay Sir FLM, iyon po ang ikinakasira nila. Hindi naman si Sir LFM yung FLM yung kanilang sinisira, kundi yung sarili nila. Kaya ito po. Sige po, iyon lang po ang aking mensahe sa ngayon dahil nakakadismaya po yung mga tumitira sa kanya talaga. Kaya lang, ganun talaga ang tao eh. Hindi mawawala sa katawan nila yung inggit eh. Ganun talaga yung naturalisa nila eh. Kaya ganun na lang po. Ipagdasal na lang natin yung mga taong yun. Salamat sa panonood. Thank you for watching. At sana pag-subscribe kayo. At kahit na madalang ang aking video is pag meron akong video, panoorin nyo naman, okay? Thank you po. Doon naman po sa mga subscriber ko na iniwan ako. Okay lang po. Ang importante is, nandito pa rin po ako. At saka kung nais nyong bumalik, balik po kayo. Welcome po kayong lahat. Alice in the West, welcome home po kayong lahat. Thank you po. And have a good day. Have a good night. Have a good afternoon. Wish you all well. Bye.